What's up guys? Welcome back to my channel, Mark Cycle. Ang topic na to is for, para dun sa mga naka para to sa mga naka halo tech. Okay. Sino sa inyo yung mga laging nalalaglagan ng crank arm bolt? Yung cap niya. Kasi ako 2 times na ako nalaglagan nun. Yung so mura lang naman to, ito. 34 pesos ko lang yun. Oh, 34 pesos ko lang ito nabili. Ayan, dalawa na yung binili ko. Ito, ikakabit ko dun sa isa kong bike pag nakabili na ako ng crankset na halo tech noon. Tapos ito, ikakabit ko dito sa bike ko kasi nawala na naman. So, di ba nakakainis? Yung unang beses ko nawala na ito, habang nagra-ride ako long ride yun, 110 kilometers, di nawala yung ganito ko, nalaman ko nasa bahay na ako, umaalog na yung crank yung crank arm ko. Yun yung magiging effect pag wala na ito. May tendency na umalog yung crank arm mo, then may tendency rin na malaglag, mabaklas yung crank arm. So importante rin to sa bike. So may technique, may nagturo sa akin ng technique kung paano to ikabit para maano siya, hindi siya malaglag ng basta-basta. Diba? Kasi tanong-tanong ako kung paano ba ikabit to. Yung iba sabi lagyan daw ng teflon dito. So di ko, baka itry ko rin yun. Pero saka na itatry ko muna yung nagtinuro sa akin na mas magandang proper way kung paano to ikabit ng mas safe. So huwag na natin patagalin. Let's go! Okay, sa pagkabit nito, wala na kayo nung pang ano, nung pangkabit ng halo tech nyo, yung tools na kasama sa crankset. Kailangan nyo ng Allen keys na number 10. Ayan, hex. Then, ito pa, yung para sa bolts. Dalawang klase lang yung kailangan. Hindi ko alam kung number 2. So, base sa nakikita nyo, wala na yung crank arm bolt ko dito. Natanggal na. Ayan, fascia. First step daw, first step is luluwagan mo to. Yung dalawang bolt sa crank arm. Luluwagan mo lang siya ang bahagi, hindi naman yung sobra. Yun naman yung sobra-sobra. Yan, kumuha ko ng multi-tools. Hindi ko kasi recommend tong tools na to kasi mabilis tumabilog. Ayan, kita nyo, pabilog na to. So, mas okay pa rin yung gantong multi-tools kasi matibay. 5mm para dito sa crank arm bolts. Luwagan lang. Hindi mo kailangan sobrang luwag. Basta maluwag lang siya. Ayan, ito pang isa. Okay. Ayan, maluwag na siya. Then, saka ipasok si crank arm bolt. Diyan mo kailanganin itong number 10 na hex pansikip. Okay. Sisikip ang baba. Okay na. Then, wag ano tawag dito, wag din sobrang sikip pa. Dapat yung tama lang kasi pag sobrang sikip pwede masira yung crank arm. So, at dahil naikabit mo na yung crank arm bolt niya, saka mo siya ito isisikipan. That's it. Simple lang. No.
di na siya ganun, ano, di na siya basta-basta malalaglag. Try natin siya silipan pa. Kung kaya ko pa. Ay, wala. Then, ito sikipan ulit natin kung kaya pa. As I said, ingat lang din sa pagsisikip ng mga ganito kasi baka masira. Ma-over-torque nyo. Pwede mabasag yan. Ayan, okay na. So, ayun. Ganun lang siya kadali. All you need is number 5, 5mm na hex, tsaka si number 10. Itong tools na to, hindi ko to recommend. Kasi mabilis siyang mabilog. Ito lang talaga yung kailangan ko dyan kasi ito nga yung pinangalan. Tapos ang ginagawa ko pa, pag dito, ginagawa ko is pinapasok siya ng todo. Pwede rin ganun. Ayan, pinapasok ko talaga siya ng todo bago ko siya ikutin. Para at least, may leverage ako. May leverage na, may hawakan ako. Then, yung ano ko, tools ko, hindi mabibilog. Kasi nga, andito sa dulo. So, yun lang naman. If you like this vid, please consider like and subscribe. Peace!